Isinasantabi naman ng pulisya ang posibilidad na maaaring konektado ang pagkakadawit ng pangalan ni Mayor Amping sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa kanya. Matatandaang taong 2017, natanggalan siya ng kapangyarihang i-supervise ang sariling kapulisan ng National Police Commission o NAPOLCOM matapos mapabilang sa nasabing drug list. Base sa dokumentong nakuha ng Magandang Gabi Pilipinas, isa siya sa mga tatlong mayor sa Region 12 na natanggalan ng police power dahil sangkot siya di umano sa illegal drug trade. Sa aking pagkakaalam, yung gobyerno kasi pag halimbawa may ipinalabas na totoo yan na yung pangalan ni Mayor namin is nasali doon sa narco-politicians na ipinalabas ng Pangulong Duterte. Pero yung kanyang kautosan is imbestigahan. Mayroon namang proseso na sinusunod kami, mayroong adjudication process. Hindi pa nga natapos yung adjudication, yun ang nangyari sa kanya. Kung titingnan natin yung listing na yun, sa akin lang talagang hindi namin, isinasantabi namin yun kasi pag sinabi natin kung totoo man na kasali talaga siya, idaan natin sa proseso, applyan natin ng search warrant, pwedeng ibaybas natin. Ang kaso, wala kaming nakitang gano'n na anggulo. Bago pa ang nangyaring pagpatay sa kanya, nakaranas na si Mayor Amping ng banta sa kanyang buhay. Noong 2019, isang assassination attempt ang nangyari na ang target ay ang mismong alkalde. Ayon kay Dilbert Ducao III, budget officer ng munisipyo at malapit na kaibigan ng alkalde, Enero 7 ng taon ding yun, papalabas pa lang si Mayor Amping sa old municipal building nang bigla may narinig silang putok. May kasabay siya, bisita nila. For that time kasi nag-meeting yun sila ng mga SK Federation ng Libungan, nag-meeting sila. After ng meeting, nagkayayaan sila kumain sa labas, sa mitsayap, yung sa mga inasal. Narinig na rin yung putok, pero yung time na yun, padaan pala sa lobby, nandun yung may naiwan ng mga SK Federation. Nagtanong sa kanya na, Mayor, sabi nila, wala na kami masakyan, pwede ba na dyan na kayo magsakay sa sasakyan mo? Yung time na yun, nandun na yung sasakyan niya sa harap, bukas na, open na yung pintuan, kasi inaantay na lang magsakay siya. So, pabiro siya, nagkatay niya, sabi niya na, sinilip niya ganyan na ano, so silip siya na pwede pa ba? Yung paggalaw na nun, yun time na yun, yun din yung narinig yung putok. Parang lumampas yung tama na tinamaan yung isang empleyado namin dito na si Alejandro. Which is, that is the, yung pinakaunang araw niya rin sa trabaho. No? First day of work niya. Yun pa talaga yung una niya nasa lubog sa trabaho niya. Buti na lang at hindi siya dinapuruan yung si Alejandro. Nasugatan sa naturang insidente si Alejandro katulong matapos matamaan ang bala na dapat sana ay kay Mayor Amping. Nandoon ako sa loob, si Mayor naglabas, papunta sa labas, nagatindig sa labas sa may lobby. Then, kasama niya mga kapitan at saka iski chairman. Nag-usap-usap sila doon sa labas. Ako, kunin ko ang upuan. Pag-transfer ko, may putok. Hindi ko alam kung saan galing na igo ang yung bingbing. Double impact sa ako ang ilok, bili na igo. So may tamaan ako sa ilok. After that, nidala ko sa hospital de la Cruz. Then si Mayor Amping, tinawagan na ako, maggaling. Sabi niya, magpagaling ka dyan, kaya ako na ang bahala. Kaya hindi pa tayo palasyon, kaya napatay mission. Yun ang sinabi niya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Libungan Municipal Police sa kaso. Isang task force na ang binuo ng pulisya upang tumutok sa brutal na pagpatay kay Mayor Amping at kay Tawix at mapanagot ang mga taong responsable nito. Sa ngayon po, patuloy pa rin yung ating investigasyon sa pagkamatay ng ating mahal na mayor. Sa ngayon po, nabuo na po yung SITG Amping, ito yung Special Investigation Task Group na tututok lamang dito sa pagkamatay ng ating mayor. Ito ay composite team ng PNP, may CIDG at saka yung Regional Intelligence Unit, SOCO at saka yung cybercrime po natin. Composite unit po yan lahat, ang tulong-tulong para sa in-depth investigation ng ating mayor. Sa ngayon po, dahil nga mayroon ng nabuong SITG, so hindi na lang po kami yung agency ng gobyerno na nag-iimbestiga. So bagay kapit kamay kami with the crime laboratory doon sa CIDG.
yung mga intel operatives natin. So kung mayroon silang mga information na nakukuha, ay inarili naman nila sa akin sa para mabuo namin yung kaso. So sa ngayon po, cooperative naman po yung pamilya, yung mga witnesses, so pinagtagpi-tagpi namin lahat ng mga testimonya nila hanggang makabuo kami ng isang konkretong ebidensya na pwede namin gamitin para i-file yung kaso sa korte. Magandang gabi, Pilipinas!